my channel. As you can see from the title, ang video na to ay isang Anonas Uhay-Uhay haul. Kung bago pa lang po kayo sa channel na to, hello, ako po si Lauren, and mahilig kami mag-uhay-uhay sa channel na to. Although aside from doon, minsan gumagawa rin ako ng DIY videos or ng makeup or ng travel videos. But for the most part, mahilig kami mag-uhay-uhay at mahilig kami sa fashion. Ibang fashions. Pero kung nakasubscribe ka na before, then salamat sa panonood. And alam nyo naman guys, mahilig tayo mag-uhay-uhay. Nakikita ko naman yung mga comments nyo for more uhay-uhay hauls. So, I've been watching maraming uhay-uhay hauls and na-discover ko, actually matagal ko na narinig, pero na-rediscover ko na ang Anonas is isa sa mga pinakasikat na lugar na magandang pag-uhayan. So, syempre, knowing me, guys, pupunta tayo dun, diba? Salamat sa best friend ko, may video tayo ng actual na lugar. Para mas may idea lang kayo na kung ano nangyari, paano tayo nakapili ng mga damit, ganyan. Then, just keep on watching. Hey guys, today is the day pupunta na tayo ng Anonas Station. Dapat 2 o'clock nandun ako, pero nandito pa ako sa condo, paalis pa lang. And guess what? 2 o'clock na. Pero anyway, meet natin dun yung friend ko na si Paula kasi tutulungan niya ako, tayo mag-film para makita natin kung natura ng mga uhay-uhay stores sa Anonas Station. So, I will see you later. Don't listen to the references, the things you might have actually said. Cause those are my words, not yours. As far as I'm concerned, it could have been a lot worse. Anong 10 each? Dahil 10 pesos lang. Sana may pa. Adventure natin sa Anonas. Yun yung itsura ng building na puro uhay-uhay stores. Pero syempre, alam ko, hinihintay nyo na rin itong hall na to. So, of course, hindi natin papalipasin yung hall. Sa totoo lang guys, marami namang lugar doon, pero parang dapat kasi nasa tamang, ano ba, parang dapat may energy ka talaga. Ako kasi pagod na ako by the time na nakarating kami doon. So, hindi ako masyadong makabili ng marami kasi pagod ako magsukat and mag-ikot. Pero, may konti naman tayong nakuha nung shopping na uhay-uhay shopping. Dito na guys! Ipapakita ko na sa inyo. Karamihan sa binili ko is actually, galing lang siya sa isang store na puro 80 pesos yung tinda. Kasi feeling ko dun ako naka-jackpot. So, dami-dami naming tindahan nung pinuntahan ng best friend ko. Parang, dun lang ako nakahanap ng talagang gusto ko. So, ang una kong nahanap, hitag price pa dito. Dati siyang 150 pero 80 pesos na siya. Itong Giordano Turtleneck Top. Maganda na brand kasi si Giordano pagdating sa basics, so t-shirts, and ito, turtleneck. So, and maayos yung fabric niya, pero hindi naman yung parang sobrang kapal na bakit ka magta-turtleneck na ganito sa Pilipinas. So, 80 pesos to Giordano na turtleneck top. Ang sunod ko na pinili, tuntua ako dito guys, parang siyang anime top, yung may sailor boat neckline siya. Ay, hindi ko alam kung ano yung name, pero may ganyan siyang detail sa likod tapos sa harap. 80 pesos lang din siya. Ang cute-cute niya talaga. May pagka-Korean fashion din kasi siya. At the same time, yun nga, it reminds me of Sailor Moon. Kaya, natuwa ako eh. 80 pesos lang siya. From the same shop, syempre mga best, 80 pesos na naman to. Siyang parang blazer na 3/4 sleeve ba to or half sleeve lang. Na color white. Ang maganda dito is, oh, parang hindi mo siya kailangan ibotone, simple lang siya.
pwedeng-pwede ko siyang isuot na sa work na hindi ko feel na ang OA ng pagka-formal ng outfit ko. So, 80 pesos lang to. Ang ganda pa rin ng condition niya. And kahit puti siya, hindi siya sobrang actually, hindi naman siya maduming tingnan. So, maganda yung condition niya for 80 pesos. And katulad nung iba, dati 150 pesos siya. Ang sunod na item na to, hulaan niyo magkano. 80 pesos. Ang galing niya, guys. 80 pesos na siya. Pero, very 90s yung feel. Denim or jean vest top siya. Sa totoo lang, nung una ko siya nakita, parang iniisip ko, masusuot ko ba yan? Kasi hindi naman ako masyadong ma-vest. Pero dahil maong siya, feeling ko mas madali naman siyang ipares with pants or ibang klaseng clothes. Since mura lang naman siya, pinick up ko na lang din siya. This is a size large. And katulad din ng iba, dati siyang 150 pesos. Alright! 80 pesos pa rin po ito, mga susunod na damit na to. Sana hindi po kayo magsawa sa kaka-80 pesos ko. Yung sunod na top na to, cute na cute ako sa kanya kasi para siyang planes and prints. Oh my god! Okay guys, sorry. Ngayon ko lang na-discover. Zara pala tong top na to. Hindi ko alam, ngayon ko lang na-realize. Isa lang siyang parang cream lace long sleeve top. Ang ganda-ganda kasi ng details niya. And sa totoo lang, ang galing kasi wala pang masyadong natatanggal na sinulit or yung mga stitching niya maganda pa rin. Hey guys, I think dalawa na lang to. Ito yung huling 80 peso item na nakita ko doon. Pero ito lang siya, maong siya, sobrang simple lang. Ang maganda kasi dito guys is malambot yung pagkamaong niya. Ayaw ko kasi sa maong na polo kapag sobrang tigas ng maong kasi like ako mabilis mag-grow yung chan ko, medyo chubby yung braso ko, so feeling ko nare-restrict talaga yung katawan ko. Pero pag ganito siya kalambot and kanipis, although hindi naman OA yung pagkanipis niya, feeling ko mas breathable yung fabric niya. Okay guys, ang huli kong nakuha ay ang pinakamura kong nakuha at ang una kong binili, which is this skirt. Nakakainis nga kasi nandun siya sa 10 peso na basket pero or kahon, pero 20 pesos pala siya. So, it is just this gray skirt na medyo structured. Again, pwedeng-pwede siya sa office kasi okay yung length niya, and then, yun, kasya siya sa akin. So, nabili ko to for 20 pesos. So, isa pa lang tip guys, kalimitan sa Anonas, yung ibang mga shops, kahit may kanya-kanya siyang lugar or pinto, sa labas, doon nila din na-display yung mga 10 pesos, 20 pesos, nakakakon lang siya or nakarack siya. So, kung talagang ganun kahigpit yung budget mo, and magmamadali kayo or something, doon kayo tumingin mo na sa labas ng mga tindahan. So, hey guys! So, yun lang yung ukay-ukay haul natin for today. Hindi siya super out of this world na mga nahana, pero natuwa pa rin ako na na-try natin yung Anonas ukay-ukay experience. Siguro next time babalik rin ako doon kapag may budget na and kapag medyo makapagpahinga ng ayos. Kasi lalo na kung hindi kayo taga North guys, nakakapagod bumiyahe doon. And then, syempre, kailangan may energy kayo explore yung buong building. So, siguro next time try ko ulit bumalik doon. Or, kung may iba pa kayong lugar na pwedeng i-suggest para mag-ukay-ukay ako, dadayuhin natin yun, guys. Just leave it in the comment section below. And if you haven't already, please subscribe to my channel. Alam ko, I missed an upload last week kasi sobrang busy ko talaga. But I really try to upload a video every week. And kung may iba pa kayong suggestions na video aside from ukay-ukay haul, also let me know by commenting down below. So, that is all guys. Salamat po talaga sa panonood. Sobrang na-appreciate ko. Nasa 300 na ang ating friendships, ang ating fam. So, salamat talaga sa pag-subscribe and I hope that you keep watching future videos. And yeah! If you want to follow me rin pala, you can follow me on my Instagram, which I will link down below. But that is it, guys. Thank you so much for watching, and I will see you on the next one.